fixed gear or single speed? Alin nga ba sa dalawa ang mas maganda? Tanong na isang kamuffers natin. So yung pumakamuffers, yun po ang pag-uusapan natin dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. Hello po mga kamuffers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. And hindi ko po kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. And without further ado, tara at simulan na po natin. Joke lang, bago tayo mag-further usap about dito. Kung meron lang po yung katanungan mga kamuffers tulad nito mga kamuffers, well, wag na po kayong mahiya magtanong. Kundi mag-comment down below lang po kayo mga kamuffers and malay nyo, kayo na po ang masagot ko dito sa video ng Manila Urban Fix or ma-feature dito sa Manila Urban Fix. So mga kamuffers, wag kayo mahiya. Hindi naman ako nangangagat or hindi naman ako nanununtok. So tara mga kamuffers, simulan na nga po natin. So basically mga kamuffers, mahirap sabihin kung ano mas maganda, kung single speed nga ba or fixie or fixed gear. Kasi palagi yan depende sa ano mo, no? Palagi yan na depende sa needs mo. For example mga kamuffers, kung palaging putik-putik o kaya palaging lupa-lupa, anong magandang bike? Malamang mountain bike, di ba? Kasi naman sa isang road bike. Well, kapag ginamit mo yung road bike sa mga putik-putikan, baka lumubog na yung gulong mo, tapos hindi na maano, di ba? Hindi na maandar or whatnot, or baka masira pa. So, mga kamuffers, ang ibibigay ko lang po sa inyo ay pros and cons ng single speed at ng isang fixie, and kayo na po bahala kung alin ang mas suitable o alin ang mas better para sa inyo, para sa pangangailangan nyo, para sa needs nyo, or para sa inyong goal, mga kamuffers. So, simulan po muna natin sa single speed. So, pros mga kamuffers, so simplicity. Well, basically, itong simplicity, magkaparehas lang din to sa fixed gear dahil parehas lang po sila simple. So, wala nang complex need for shifting, therefore, mas madali i-maintain yan, and then hindi po yan mas masisira or mas mahal na ipaayos or ipagawa compare po sa isang road bike dahil maraming maraming mga gears, maraming mga points of breakage. Tama ba? Points of failure, breakage. Points of failure, mas madami yun. Pero mas madami sa mountain bike dahil syempre, mountain bike, mas madaming meron sa mountain bike. May shock, may dropper seat post, hydraulics, madaming gear. So anyway mga kamuffers, so simplicity po siya. So same po din siya sa same po din siya sa fixie na less maintenance mga kamuffers. So less maintenance dahil actually ilan lang ba yung bearing dun? So kakaunti lang compared dun sa mga moving parts ng isang road bike or mountain bike. So same po din sila ng same po din sila ng fixed gear, simplicity, low maintenance. So susunod naman po mga kamuffers is weight. Actually parang pare-parehas lang eh, no? So sa weight mga kamuffers, halos parehas lang din eh. Ang pinagkaiba lang dito mga kamuffers is yung is yung preno. Kasi kapag naka single speed ka, meron ka pang additional na preno. Kasi kapag wala kang preno sa single speed, baka mamatay ka, diba? Kasi walang preno. Short mga kamuffers, magaan siya, very magaan dahil less components, pero meron plus 2 na components, which is front and rear brakes and then levers. So medyo mas mabigat siya compared sa isang fixed gear. So pang-apat man mga kamuffers is affordable siya. So affordable ay isang single speed and affordable ay isang fixie dahil nagko-complement nga siya sa nagko-complement siya sa less parts and less maintenance. So therefore, mas affordable siya compared sa mga road bike and mountain bikes. So cons naman po tayo mga kamuffers. So since isa lang yung gearing mo, well, mahirap po siya mag-up and down. Bakit mahirap yung up and down mga kamuffers? Kasi una, pag-akit ka, wala ka na ibang gear. Kung heavy gearing na sa single speed mo, edi heavy gearing lang talaga all throughout. Now you might say, Alin, bakit naman cons din yung yung downhill? Well mga kamuffers, sabi natin maghahabol ka, no? May hahabulin ka sa downhill, magmamatulin ka sa downhill. Paano kapag yung gearing mo maliit? Edi mas mahirap ka po humabol dahil kapag bumababa ka po tapos umander ka, well basically ubus na po yung gearing mo. Nakatodo na po yung cadence mo dahil maliit lang po yung gearing at mabilis po kayo downhill. So in short mga kamuffers, ubos. So mga kamuffers, second is less versatility siya. Dahil then again nga mga kamuffers, wala kang, what I call this, wala kang gearing. So less versatility, hindi tulad ng road bike and mountain bike na kapag shift up and down ka po depending sa terrain or depending sa speed. But last but not the least na pros mga kamuffers is naka-freewheel po siya. So hindi po siya kasing harsh or kasing hirap na isang fixie dahil again, ang single speed
ay meron po siyang free will. So yung free will na po yun, mga kamappers, very good po siya sa mga beginner. Please wag po kayo mag-fix it, tapos yun po yung pinakaunang bike. Parang awa nyo na wag nyo patayin sarili nyo. So yeah, mga kamappers, yun po yung pros and cons sa single speed. So sunod naman po tayo sa isang fixie, track bike or fixed gear. First pro nito is direct connection. Dahil, then again nga mga kamuffers, meron kang isang fixed gear, meron ka lang isang gear, and at the same time, mga kamuffers, fix siya. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nakapag-free wheel, fix, nakadikit lang. Basically, it will make you, one with the bike, no? Dahil kabisado mo yung under, kabisado mo yung hinto. Dahil you're literally connected by the cleats or by the straps, and makainto ka dito ng smooth, or makainto ka dito with rhythm, kasi nga, you're connected, or you're one with the bike, dahil nga, kabisado mo yung gearing, kabisado mo na yung bike, kabisado mo na yung geometry. Kasi kapag hindi mo kabisado yung mga yun, I think hindi ka magkakaroon ng good time sa fixie dahil baka madisgasya ka, hindi mo matansya, hindi ka makahinto. Or let's say sa frame nga, kapag hindi mo kabisado yung frame ng fixie mo, baka tumama sa paa mo dahil sa tolap and madisgasya ka po. So pangalawa naman po mga kamuffers is skills and control. So alam naman po natin mga kamuffers, yung fixie wala po siyang preno and then fix po siya. So parang ang nangyayari dyan, parang reverse psychology, no? Wow, psychologist na pala ako. So reverse psychology, so instead na mas madidisgasya ka dito sa fixie, since alam mong walang preno, mas magiging cautious ka sa pag-andar o sa paghinto mo dahil din again nga, wala kang preno. So ito isipin mo, alam, wala kang preno yung fixie ko. So tatansyahin ko na yung paghinto, babagalan ko na, baka kasi sumalpok ako. So chart mga kamappers, so instead na mas madidisgasya ka, mas nagiging safe ka. Ironic, no? And dahil dun mga kamappers, nagkakaroon ka po ng proper skill and control, and then okay ka na sa pagpipixie. So then again mga kamappers, sinabi ko nga isa, simplicity. So hindi ko na kailangan i-explain or elaborate. And mga kamappers, eto talaga. Ito talaga ang gusto ng mga kamapplers natin, no? Aesthetic. So madaming may gusto sa Pixie dahil ang aesthetic niya, walang mga cables, ang angastignan, clean yung look, bagay na bagay sa pampormahan or pang lifestyle. So yeah, mga kamappers, hindi ko na kailangan i-explain yun kasi alam naman natin yung aesthetic, maganda sa mata, pleasing sa mata, and maangastignan. And alam naman po natin mga kamappers, yung mga Fixie, fixed gear, lalo na kapag proper yung budget mo, oh my god, ang angas talaga tignan ng iyong Fixie. So konsa man nito mga kamappers, so learning curve. Learning curve nito, if you're like me, munti ka na madisigasya yung first time nag-fixie, so you're going to have a rough time para matutunan itong fixie. Dahil itong fixie, mga kamappers, it's not for everyone. Now you might be saying, hala, it's not for everyone, baka ginigatekeep mo lang itong mag-fixie. How about no? Parang ano din yan, you know, kotse, parang motor, o kaya parang mountain bike lang. Ngayon ba magtaka kayo? Anong kinalaman ng mountain bike? Sige nga, downhill na ganito? Para sa'yo ba yan? O natatakot ka mag-downhill? O diba, same lang yun. Same lang din sa mga kotse, same lang din sa mga motor na nakakatakot mag-motor, nakakatakot mag-kotse. So short mga kamappers, fixie is not for everyone and it's the same for every other things. So yeah mga kamappers, it's not for everyone. Learning curve is medyo harsh. Katulad nga din siya sa, sa single speed, what do you call this? Limited terrain din siya kasi isa lang nga yung gearing mo. So, may mag-up or down. And third naman mga kamuffers, safety concern. Now, sinabi ko kanina na medyo mas magiging safe ka. Oo nga, dahil magiging cautious ka. Pero what if na masira nga yung kadena mo or masira yung brakes mo or what? Brakes meaning kadena. And the very, very delikado yun. So, in short, it could be either you're very safe or you're either not very safe dito sa pag-fixie. Dahil isang component lang ang bumigay, especially kadena, cranks, pedal, bag. Yari ka mga kamappers. And naranasan ko na to mga kamappers sa Fuji, kasi ang tigas ng Fuji, and then yung geometry ng mga fixie ay unforgiving. Less comfortable po siya compared sa mga mountain bike, sa mga road bike, and sa mga commuter or single speed na mga frames or bike. Dahil for racing po talaga yung mga geometry ng mga fixie mga kamappers. So ilan po mga kamappers, kayo na po bahala kung ano mag-decide dito. So hindi mo naman sinabi kung anong gagawin mo, hindi mo naman sinabi kung saan ka pupunta o ano yung goal mo. So mga kamappers, hindi ako magiging pretentious na YouTuber na sabi, oh, ito para sa'yo. No, mga kamappers, since ito lang sinabi ko na pros and cons, kayo na po bahala mag-decide kung alin po ang mas mabuti or mas maganda dito para sa'yo. Para sa needs mo, para sa goals mo, para sa destination mo, or para sa mga gagawin mo. So, ilan po mga kamappers, bago ko po yan yung video to, kung meron lang po yung mga extra na katanungan tulad nito, huwag na po kayong mahiya, kundi mag-comment down below mga kamappers and malay nyo, kayo na po ang masagot and ma-feature dito sa Manila Urban Fix YouTube channel. Kayo na po mga kamappers, as usual, guys, because I safe and tadaan, magbulalapit sa challenge bus. Babush!